sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang part 3 ng ating story. Kinabukasan, narinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto nila Julie. Kaya nagmamadali akong isara ang pintuan ko para hindi nila ako maabutan sa hallway. Pero nung malapit na ako sa pinto nila, bigla akong napatigil nung lumabas si Julie. Nagkatinginan kaming dalawa na tila may namagitan sa aming dalawa kagabi. Alis na ako, love. Paalam ni Jason sa kanya. Oh, Dan, alis ka na rin? Tanong ni Jason sa akin. Ha? Oo, aalis na ako. Sagot ko sa kanya at umiwas ako ng tingin kay Julia. Ano, sabay na tayo? Yaya ni Jason sa akin. Sige. Ngumiti na lang ako sa misis niyang si Julie at unang bumaba si Jason. Nung pababa na ako, biglang sumunod sa akin si Julie. At nung nilingon ko siya, nakita kong nakatingin lang siya sa akin at ginitian niya ako. Kinakausap ako ni Jason habang naglalakad kami papunta sa sasakyan. Pero hindi ko na narinig kung ano ang sinabi niya dahil sa kakaisip ko sa magandang misis niya at sa nangyari kagabi. Mauna na ako, Dana. Hoy! Sabi ni Jason, kaya naman natauhan ako. Ha? Sige, ingat ka. Ang sabi ko naman at nakita ko pa na umiling siya. Naku, lasing ka pa siguro. O ingat ka na lang. Ang sabi niya sa akin at sumakay na siya ng jeep. Sige, mag-ingat ka din. Balik ko sa kanya at sumakay na rin ako ng jeep papunta ng university. Wala ako sa sarili nung gabing nasa work ako. Parang nasa ibang planeta ang isipan ko. Tinawag tuloy ako ng manager ko dahil nahalata niyang wala ako sa sarili dahil nakatayo lang ako habang gumagalaw ang kamay ko sa pagpupunas ng mesa. Gaya ng dati, mag-aalas 11:30 na ng gabi nung dumating ako sa bahay. At kita kong patay na ang ilaw sa loob. Pumunta muna ako ng kusina para ilagay ang manok sa ref. At nag-CR na rin ako bago umakyat sa room ko. Nakiramdam ako nung nasa harap na ako ng pintuan ni Jason at Julie. Wala yatang aksyon ngayon na. Ang sabi ko sa sarili ko at nagtungo na ako sa silid ko. Nakapagpalit na ako ng pambahay nung narinig ko ang ring ng cellphone sa kabilang room at narinig ko ang boses ni Julie na parang may kaaway. Lumapit at lumood ako sa pader na kahoy at inalis ang poster ni Kobe Bryant. Nakita ko siyang nakatalikod sa akin at may kausap sa cellphone niya. Wala yata si Jason, ang sabi ko sa sarili ko. Nung humarap siya, napansin kong galit ang mukha niya. Anong oras na at bakit wala ka pa rito? Tanong niya sa kausap niya. Si Jason siguro yun, sabi ko naman. Kanina pa kita hinihintay. Wala akong pakialam. Basta umuwi ka na dito. Galit niyang sabi, sabay patay niya sa phone at hinagis niya ito sa higaan. Napahinto siya ng ilang sandali at parang may iniisip. Mag-aaway sila? Sabi ko sa sarili ko. Napansin kong lumingon siya ng kaunti sa direksyon ko at parang may tinitingnan siya. Maya-maya ay umupo si Julie at tumalikod sa akin. At nagulat na lang ako nang bigla siyang pumihit paharap sa akin at binukas ang mga binti niya. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Pero biglang tumunog muli ang phone niya at inabot niya ulit to. Hello? Sagot niya. Anong oras ka ba talaga uuwi? Dinig ko ang tanong niyang muli.
Madaling araw? Alam mo ba anong araw ngayon? Tanong niya. Oo! Alam mo pala eh, bakit wala ka pa? Tanong ni Julie sa mister niya. Nangako ka sa akin, Jason. Wala akong pakialam sa kasamahan mo. Basta umuwi ka dito, kung hindi, walang anniversary. Galit niyang sabi sa mister niya. Oh, anniversary pala nila ngayon. Kaya pala siya galit na galit eh. Sabi ko naman sa sarili ko. Ewan, sigaw ni Julie, sabay patay niya ng phone at binato ito sa mayunan. Pwisit talaga, sabi niya ulit at biglang humiga siya at tumalikod patagilid. Ilang minuto ring hindi siya gumalawa. Napatuyo na lang ako nung narinig kong nag-ring ang phone ko, kaya mabilis akong humakbang papunta sa bed ko. At hindi ko natinignan kung sino yung tumatawag. Basta ko na lang yung sinagot. Hello? Nanginginig pa ang boses ko sa kaba. Hindi ito nagsalita. Hello? Sabi ko mali. Nakikita mo ba ako? Biglang tanong nung tumawag sa akin. Napatingin ako sa cellphone ko at nakita ko ang pangalan ni Julie. Diyos ko! Diyos ko! Nasabi ko na lang sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano yung isasagot ko. Alam kong kanina ka pa nakatingin sa akin, Dana. Ang sabi niya. Kasi Julie... Sabi ko naman na nagkakanda, utal-utal na. Pinagmamasdan mo ba ako? Tanong niya ulit at dali-dali akong bumalik sa padera. Oo, sagot ko. So, ano ginagawa ko ngayon? Tanong niya sa kabilang linya. At nanlaki na lang ang mga mata ko nung nakita kong nasa sahig na ang short niya at ang iba pa. Ang pilya mo? Mahinang sabi ko sa kanya. Ano? Tanong niya. Sabi ko, ang ganda mo pala talaga. Narinig kong tumawa siya ng mahina sa linya. Bakit? May ibubuga ba yan, Dan? Tanong niya. Ewan, gusto mo ba? Tanong ko naman. Hindi pwede eh. Sagot niya kahit hindi pa ako tapos sa sasabihin ko. Anong hindi pwede? Tanong ko sa kanya. Hanggang dito lang tayo, Dan. Ayaw kong mahuli tayo ni Jason na may namamagitan sa atin dito sa kwarto ko. Ang sabi niya. Pwede naman dito sa room ko kung gusto mo eh. Sagot ko sa kanya. Hindi rin pwede eh. Sagot niya ulit. Bakit? Tanong ko. Ayaw ko mahuli ako ni Jason. Nawala ako dito sa kwarto namin. Seloso yung mister ko dahil. Ang sabi niya sa akin. Julie, please. Please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Sorry, Dana. Sorry. Ang sabi niya sa akin at lumapit siya sa pwesto ko tsaka nilapit ang magandang mukha niya. May inahon niyang sinuyo ang aking labi sa maliit na espasyo na yun. Please, puntahan kita dyan oh. Pagmamakaawa ko ulit nang biglang may narinig kaming ingay sa may hagdanan, kaya agad siyang umalis. Tinakip at binalik ko kaagad ang poster ni Kobe Bryant. Tuluyan na rin nawala sa linya si Julie. Shit naman, paano ba to? Sabi ko dahil natangay na talaga ako sa sitwasyon na yun. Tangi na talaga. Napamura ako sa disappointment. Nahiga na lang ako sa sahig na tila naiiyak dahil sa pagkadismaya. Nakiramdam ako sa kanilang mag-asawa at tila nagtatalo silang mag-asawa.
Pero maya-maya, natahimik na sila at narinig ko na lang ang pag-uga ng kama nila. Kaya napasuntok ako ng mahina sa sahig. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yun. Kinabukasan, nagkatinginan kami ni Judy nung lumabas ako ng room ko. At nakita ko na muling humalik si Jason sa kanya. At tila walang nangyaring away sa kanila kagabi. Tara na, Dan. Yaya sa akin ni Jason. Sige, sabi ko na lang at nauna na siyang bumaba. Huminto muna ako sa may hagdanan. At tumingin kay Julie na nanghatingin lang din sa akin. Dan, tawag muli ni Jason sa akin. Mababa na. Sagot ko naman habang nakatingin ako sa magandang misis niya. At nginitian lang din niya ako, tsaka sinara ang pinto ng silid nila. Nagkukwento si Jason tungkol sa lakad niya kagabi kasama ang kanyang mga kaibigan. Masaya, Dan. Sama ka sa amin sa susunod kung gusto mo. Yaya niya sa akin. Naku, kayo na lang. Salamat ha, ang sabi ko sa kanya. At nagpaalam na siya sa akin para sumakay ng jeep. Buong araw na naman akong tulala at nag-iisip tungkol sa nangyari kagabi. Break time ko sa work at nakatingin lang ako sa cellphone ko. Dan! Huy! Tawag pansin ang kasamahan ko. Ha? Ano? Tanong ko naman. Sasama ka ba sa amin? Labing lang tayo, ang sabi niya. Sorry, kailangan ko mag-study. Malapit na kasi yung midterm. Rason ko na lang sa kanya. Palagi naman eh, ang sabi niya at kita kong nadismaya siya sa sagot ko. Pasensya na. Ang sabi ko na lang sa kanya. Lumipas ang mga araw na puro titigan at ngitian lang ang nangyayari sa amin ni Julie sa tuwing nakakasalubong ko siya sa hagdanan, sa sala o sa kusina. Maagi na rin umuwi ang mister niya sa bahay, kaya hindi na yata mangyayaring makaisa ko kay Julie. Naisip ko na lang din, dala siguro ng uhaw niya o galit niya sa mister niya, kaya siya nagrebelde nung araw na yun. Kasi kung gusto talaga niya, kahit ilang minutos lang ay papatol siya sa akin noon, pero hindi eh. Umayaw siya, kaya binaliwala ko na lang yung nangyari. At bumalik sa normal ang araw ko. Sabado ng hapon, nung nagising ako sa pagkakaidlip. At may narinig akong ingay. Abangan po ang susunod at last part ng ating kwento.